Magandang tanghali, Miss Sally, at lahat po ng mga kasama dito. So, ma'am, kumusta yung executive session? Sino ho yung mga dumalo? At ano yung mga information sa, na maaari niyong i-share sa publiko? Siyempre, in principle, confidential yung pinakalaman nung binabahagi ng mga agencies natin sa isang executive session. Kasama po doon yung National Security Council, yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, yung Anti-Money Laundering Council, at marami-rami pang iba. Pati po yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment and detention, yung matagal na pastilla scam at ngayon, yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, cyber scamming, money laundering, at mga aspeto din ng national security. So, mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa na natalakay. Halimbawa, nung patapos na yung kabuang executive session, isang panawagan sa National Security Council na iangat na kay Presidente itong usapin ng POGO, no, yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Yung isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC, lalo na patungkol sa meron bang at anong klaseng ganitong mga illegal revenue flows sa pagitan na ni Mayor Alice Guo, yung POGO hub niya sa Bamban at iba pang actor. So, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na executive session sa ganito at iba pang mga paksa. So, ma'am, dun sa sabi, akyat na sa Office of the President yung parang national security threat. Yun po yung napagkasunduan, ma'am? Yun yung isang ipinanawagan. Suggestion siya nung executive session. Kineri ko po talaga bilang chair na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na iba na ang POGO, patigili na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nasabi po namin directly sa NSC. Bilang sila yung council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concern sa usaping national security. Ma'am Demirfak, na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga information na na-share sa inyo ng ilang mga government agencies? Mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa sila'y resource persons dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women tungkol sa kabuang madilim na kwento ng POGO sa ating bansa, lalo na sa puntong ito na particular iniimbestiga namin yung POGO hub sa Bamban at yung kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo dyan sa hub na iyan. At ma'am, dun sa na-share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor Guo at ganyan din, na-establish ba yung connection niya sa POGO at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinion ng komite na siguradong may kinalaman siya sa POGO hub dyan sa Bamban. Doon pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala rin mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong
kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na maging hakbang ng Committee on Women? Kailangan pa namin magkaroon ng at least isa or ilan pang briefing, particular halimbawa mula sa AMLAC tungkol nga dyan sa issue ng illegal revenue streams. At pagkatapos nun, ay pwede kaming magtakda ulit ng pagdinig na even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyung lumabas, tungkol sa POGO in general, at in particular tungkol sa POGO Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Guo, at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering dito at sa ibang bansa, sa rehiyon, at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security. Ma'am, may na-report po ba sa inyo na mayroong panibagong POGO Hub dyan sa Pampanga ba na ni-raid ng mga authorities ng PAO? Yes, balita nga po namin sa pamamagitan din ninyo sa media, ni-raid po sa PORAC. Mm-hmm. May naging concerns pa nga kung ito ba ay na-leak, ito ba ay nasunog, pero kung ano pa man, nairaos po iyan at malamang makakarinig na tayo sa kanila soon kung ilan ang kanilang na-rescue na human trafficking victims doon at ano pang ibang mga aspeto ng o angulo ng POGO doon ang kanilang iimbestigahan na. Okay, Marlon. Ay, sorry. Ang panawagan sa executive session na sinusuportahan ko ay in effect nasabi ko na rin dati kay presidente ng ilang ulit na sana habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga POGO sa loob ng 3 buwan. Habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismong ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka shop, kumbaga mandato tungkol sa national security, ay sana i-bring up na rin nila ito kay Presidente para makapagsalita na sila tungkol sa usapin ng POGO bilang national security threat. May representative din po sila, kaya naipahayag po namin sa kanila yung ganyang panawagan. Yes, sila. I doubt na hindi pa nila ever na pag-usapan nito. In fact, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo, sa media, na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa POGO bilang isang concern nila. So hopefully ay dinigin ng NSC yung aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang POGO kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinion, ay sana umaksyon si Presidente laban sa POGOs. After your executive session, mas alamaw ba ang sitwasyon ngayon ng POGOs? Definitely. Mas nakakaalarma dahil walang reassurance na hindi ito banta sa ating mga komunidad o hindi ito banta sa ating pambansang seguridad. At ilang taon na itong problema, ang mga POGOs, mula pa ng panahon ni Duterte, ang dami-daming masasamang epektong dinulot, napako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga, ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito
sa mga susunod na taon. Before Victoria Tulad, ma'am, bagamat sinasabi kasi ni Mayor Guo na inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session, sa tingin ninyo, hindi na niya, mas nadiin itong si Mayor Guo, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na sabi, yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya. Hindi pa rin hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Kaya kung gusto sana niyang linisin ang kanyang pangalan, edi dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabitho siyang letter ngayon sa inyo, ma'am. Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi ko pa nga nababasa. May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. Okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. So, can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Lumalabas ang katotohanan, hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito maapektuhan? Paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang. Ano ba yung kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad o paglabag sa mga obligasyon nila sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po for me, ma'am. Was Mayor Alice invited po to the executive session? Why no, not? No. Ang executive session ay lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng mga national security officials ng administration itong mga nangyayari sa operasyon ng POGO, do you think a-action na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung POGO operations sa ating bansa? Really? At meron ba nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa presidente? Well, syempre, hindi naman sila makapagsalita kay presidente. But I really hope action na nito ni presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila? No? Lalo na kung mag-recommenda ang NSC sa kanila na i-convene sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang POGO ba ay banta sa pambansang seguridad? Okay, Camille, and then Marv. I please use the microphone. Hi. Opo. My question is about this certain barangay. My question is about this certain barangay captain in Bamban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. Mm. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon sa, kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din POGO, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo? Dahil that's against the Constitution.
it would be against the Constitution, it would be against the Indigenous Peoples Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, eh, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, Danielle? Ma'am muna. Ladies first. Hi, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang siguro mga nag-research din tungkol dyan. At bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng POGO ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang POGO ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tas ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo. And then last week po, meron siyang mga radio interviews. Sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa committee namin, paghandaan niyang sagutin, dahil may documentary evidence kami, na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zone 1 sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila, dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am, na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala, and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Last ma'am, ano po kaya motivation, bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zone 1, baka ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zone 1. And then Danielle. Good afternoon. Ma'am, si Senator Jinggoy po ini-insist na allegedly meron daw partner si Mayor Guo na parang allegedly involved din daw sa POGO. Do you intend na invite din po ba yung sinasabing partner daw ni Mayor Guo? Sa ngayon, hindi po. Hindi po, inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at sa legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Kung yung taong tinutukoy ay may kinalaman sa POGO, sa ibang bahagi ng bansa, posibleng at sometime in the future maimbestiga yon kapag mayroong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima at nalaman po namin iyon. Or kapag magfa-fact find sa POGO sa buong bansa, limbawa kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon,
wala pong balak pa ang komite imbitahin yung taong iyon. Okay. Hi, Senator Bones from Rappler. Ma'am, balikan ko lang po yung sa SALN. Kasi diba during the last hearing before, she presented two. June 30 and then July 1, and then you questioned bakit biglang bumaba. So tanong ko lang po, is your office looking into this? Kasi may precedent before, during the corona impeachment trial before, yung sa Senate din, merong at least 6 public servant na na-dismiss because of minor infractions sa kanilang SALN. So is this another ground for disqualification for the mayor? So ngayon, if it will lead to that, then pang reinforce siya dun sa ibang mga procedure, halimbawa sa COMELEC or sa ombudsman ba yon, yung isa na posibleng matanggal sa posisyon. Pero just as surprisingly contradictory documents, yung pagtanggal ng mga 7 real assets as land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, one day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiting 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag doon sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Ma'am, si dating si retired Brigadier General Jerry Samudio, may pinadala po siyang mga information na parang sa tingin niya warrants sa Senate inquiry. Galing daw ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council. Ito ho yung mga details. Kaugnay po ito ng, sabi niya, ay significant presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan, kasi ang haba-haba na sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and packaged. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block, which no Filipinos can access, overlooks the Philippine Navy's Sangley Point Naval Base. At marami pa ho siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw ho sa dating Deputy Director General ng National Security Council. So ang tanong ho niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ho ay totoo? Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang POGO sa loob ng 3 buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong irerekomenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Pero ba may initial info na kayo tungkol nga dito sa Island Cove? Yung ganitong mga inputs mula sa social media, sa iba't ibang netizens natin at iba't ibang mga manunulat. And then may mensahe siya sa inyo, ma'am, na sabi niya, an inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security, and well-being of our nation. I trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your efforts, the government can take immediate steps to address this concern. Yun po yung message. Maraming salamat kay General Samudio. And if follow up po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung binanggit ni Ate Sally, di ba mas interesting yun? Kasi yung Island Cove, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangley Point. Yeah. And actually, even before that, may mga ganong concern na yung pagtatayo ng POGOs doon, baka
parang smoke screen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang POGO ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng POGO hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Kung ano lang po yung pwede nyong ma-share, Senator, kasi yung binabanggit nyo na national security threat, can you mention even a few instances or issues discussed during the executive session na pwedeng hindi i-share sa public? Bakit yung nasabing security, national security threat na yung POGO? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session ito at subject sa rules ng Senado. Kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time, mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing operation or ongoing investigation. Hmm. And ma'am, i-follow up ko lang, in case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired General Samudio, mahalaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security Council? Kasi siya yung nag-share ng information. Si General Samudio? Sa kanya. Siya yung na nag-share sa kanya yung... Ah, siya ba mismo? Hindi, ikaw na tanong ko. Mm-hmm. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former Deputy Director General ng NSC. Okay. Posible, maimbita sila. But at the very least, yung kasalukuyang NSC ay tatanungin. Dahil sila din naman ang dapat may institutional memory ng lahat ng mga information or intelligence na mayroon ang council. Cecil and then Nino. Apo, Ma'am Cecil sa Star. Ma'am, while you mentioned that you have gathered substantial information during the executive session, ano pa po yung ina-expect natin na hahanapin sa mga susunod na hearing po? Well, ifa-finalize na lang namin, ano pa ba yung, sino-sino pa ba yung mga resource persons na dapat naming imbitahin? Alin pa bang mga angulo ang dapat talaga naming i-pin down? Merong bang angulo na dapat bitawan na namin? Basically yun, further sharpening, further honing yung magiging findings at recommendations namin sa committee report. Schedule na po ba tayo for the next hearing, whether executive or open? Wala pa pong schedule sa susunod na hearing. In between this executive session at yung susunod na hearing na iyon, meron kaming at least isa pang briefing mula sa AMLAC tungkol dun sa illegal revenue streams. And then magtatakda po kami ng susunod na hearing. Present, ma'am, ano na yung pieces of legislation that you could sense na pwede nating itulak na nakuha natin doon sa mga previous hearings ng GOO? Marami-rami na rin. Starting from pagpapalakas ng implementasyon ng mga batas nating pumoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, yung related labor rights na nilalabag sa illegal recruitment and detention, yung maraming lumabas sa aming investigasyon sa ang tawag nito, yung pastilla scam, including yung pagpapalakas sa mga immigration related na batas natin, lalo na higit na naging high tech ang human trafficking for one. Tapos dito yung oversight dun sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa hindi lang POGO, kasi gusto ko at ilan sa amin iba na talaga yan. Pero yung buong business model ng industriya kung saan siya nailagak. Meron ding mga rekomendasyon yung iba't ibang agencies na resource persons na pagpapalakas ng iba't ibang mga batas kung sa ilalim no na sila'y nag-ooperate para maging higit silang effective sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato. So marami-rami. Last na po, do you share po yung sinabi ni Senator Jinggoy na even the late registration na policy ng gobyerno dapat ma-revisit kasi parang na-abuse na in this case? Salamat po.
pwede siyang ano, pwede siyang i-improve. Kasi marami naman tayong mga kababayan na nalilate register talaga sa valid naman na mga kadahilanan. Marami po tayong mga kababayan na nalilate register, naglilate register na wala naman silang balak gamitin yung registration of live birth nila para sa mga krimen. Lalong wala silang balak gamitin yung kanilang na late register na live birth nila para labagin yung pambansang interes ng Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng valid reason na nahuli. So, siguro tulad nung may bago kaming naipasang batas, di ba, yung Automatic Birth Rectification Act, ay baka pwede ring pag-aralan namin paano i-improve yung ating late registration system para hindi makasangkapan ng mga may masasamang balak tulad mukha dito sa aming kasalukuyang investigasyon, pero para din mas mabuting mapaglingkuran yung mga legally naman, legit naman, naghahabol lang talaga ng late registration of live birth. At makatotohanan at hindi contradictory yung mga impormasyong ibibigay nila para makuha yung registration na yon. Ninyo, JB, Nympha, and then Mark. Ma'am, tanong lang po, no? Dun sa executive session, established naman yung national security threat, di po ba? Sa tingin ko na established na threat ang POGO sa national security. At kaya hinihiling ko na si Presidente at sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng iba't ibang executive agency. Siguro napapanahon na na pumusisyon sila bilang NSC at bilang ang Presidente. Ma'am, na-establish din po ba kung gano'ng kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na dun sa executive session? Yun ang iniimbestiga pa. Pero at the very least, nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong angulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad. At umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, doon po sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO. Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim nung nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So, kumbaga, minsan nang may sense of the Senate na ganon. So, sana ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kesa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am. Okay, JV. And then Nympha, and then Mark. Okay. Sen, JV po from yes. IBC 13. Kung si Senator Jinggoy naman doon yung tatanungin, sabi niya kasi kahapon, he's not totally in favor of banning POGO kasi kung pwede yung mga illegal lang talaga mapapatunayan, tapos kung pwede, more than 50% na magtatrabaho ay Filipino. Tsaka it create more jobs din daw po. So would you create more jobs daw. Yes. So would you consider this o talagang total ban po tayo? Total ban pa rin, with all due respect sa SP Pro Temp. Kasi dati nang pangako yung maraming trabaho sa mga Pilipino. Konti lang, at mas marami pa nga sa naging empleyadong Pilipino ay naging biktima. Hindi namang empleyadong enjoying their full rights as working people. Ano pa yung isa? Kahit yung mga legal na POGO, yung nabigyan dati ng PAGCOR ng lisensya, more than 200, kalaunan, 190 plus ba yon na sinuspinde din ng PAGCOR? Tapos di rin nila masiguro na lahat ay sumunod. Kasi baka at mukha yung iba tulad nitong dating Hong Sheng na naging Zone 1 na lang ay nagpatuloy pa rin sa operation. Nagkunwari pa ang Zone 1 na may provisional license sila na
pinasiningwalingan ng PAGCOR mismo. So mukhang kahit yung nagsisimulang legit or legal na POGO or POGO na may lisensya nung una, nagmo-morph din eh, nagmo-mutate na nagiging illegal, tapos dumadako talaga sa human trafficking and crypto scamming, at nitong huli, lumalabas sa aming investigasyon, dumadako din sa money laundering at naitatanong pa yung angulo ng pambansang seguridad. Okay, Nimpan. Thank you. Afternoon, ma'am. Ma'am, only if you can confirm this publicly po, na confirm ba, ma'am, sa executive session kung meron ng surveillance and hacking activities dun sa POGO sa Bamban? Patuloy pang inaalam po iyon. So, bahagi yan ng kabuang tanong na ang POGO ba ay national security threat, kaya sana ay posisyonan ng NSC at aksyonan na ni Presidente. Mm-hmm. And then, ma'am, sabi niyo kanina, napatibay dun sa executive session na may national security concern yung presence ng POGO. Nakuha niyo po ba yung commitment ng NSC that they'll bring it up with the President? Para sa akin, tumibay ang basehan na i-raise yung serious concern na yan ng POGO bilang national security threat. Hindi ako magsasalita para sa NSC dun sa executive session, pero loud and clear yung panawagan silang mag-convene, pag-usapan ito at sana kalaunan aksyonan ni Presidente. So, umaasa ako, sana ay maisagawa nila ito. And ma'am, kung ongoing pa yung investigation dun sa hacking and surveillance, yes, ano pa po yung ibang possible basis dun sa yung possibility na ito national, yung sinasabi nyo nga na national security concern na yung POGO presence? Well, yung kung may connection ba yung mga personahe na kasama ni Mayor Alice Guo sa kanyang pamilya o sa kanyang yung sa Zunyuan mismo, may link ba sila sa mga state actors doon sa China? Yung kanila bang POGO operations ay nagiging cover para sa paglabag sa ating mga batas, ito man ay tungkol sa money laundering o iba pa. So, yan po yung ilan sa mga angulo sa tingin ko kung bakit buhay na buhay yung tanong ng POGO at national security. And isa na lang, ma'am. Ano yung nakikita ninyong scenario kung hindi ipatitigil ang POGO ASAP? Eh di magpapatuloy lang ito. Itong lahat ng mga masasamang fenomenon, itong lahat ng mga krimen, iniimbestiga na namin ng 4 taon. Ibig sabihin, more than 4 years nangyayari ito. More than 4 years sinasagawa yung mga krimeng ito. More than 4 years. Of course, mula pa nung panahon ni Duterte na nilalabag ang karapatan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga vulnerableng sektor. So, ano pa bang inintay natin? Gusto pa ba natin na magpatuloy ito? Bakit? And then Mark. Yes, hi, Sen. From Philippine Star. Ma'am, during the hearing, you mentioned the case of the $3 billion money laundering case in Singapore. Okay. And two of those involved are kasosyo ni Mayor Guo sa Baofu. Ano? So does that establish that Mayor Guo is somehow linked to the money laundering case in Singapore, since you mentioned alleged money laundering? Because in Singapore, it was mentioned that two of those accused, Zhang and yung kasosyo nga niya po na dalawa, ay may real estate daw po sa Pilipinas. So, does that mean that this web of money laundering of Mayor Guo extends also to Singapore? I really think so. At ito yung isang itatanong namin sa briefing ng AMLAC sa komite, yung illegal revenue streams. Kasi bakit may ganyang kalalaking mga pera na allegedly na money launder nung kanyang dalawang kasosyo, maiisip tuloy, ang laki din ang sinasabing halaga ng kabuang Zunyuan complex na yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources sina Mayor Alice Guo at kanyang mga kasosyo? So it's a very reasonable suspicion na kailangan naming imbestigahan. Ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Ma'am, other issue.
Former Health Secretary Duque, inamin niya na si former President Duterte ang nag-utos na ilipat sa PSDBM yung about 47 billion pesos na COVID funds. May suggestion na sana mag-state witness itong si Secretary Duque. Do you think yun ang best na gawing hakbang ni Duque to redeem himself? Oh, isang mabuting hakbang yon kung gagawin ni former Sec Duque para i-redeem ang sarili niyang pangalan, i-redeem din yung institutional image ng Department of Health. Hindi ako nagugulat sa ganyang revelation ni dating Sec Duque dahil lumabas na rin sa naunang Blue Ribbon Committee investigation na talagang ipinakilala nung mga usual suspects ang formally kay presidente, no? So sina Michael Yang et al. So naniniwala kayo, ma'am, na hindi yun recommendation from the DOH kung hindi initiative ng dating pangulo na ipalipat yung funds na yon sa PSDBM? Well, kung initiative o ideya mismo ng DOH SEC noon o initiative lang ni presidente, the fact still stands na yung ganyang improper na transfer ng malaking pondo ng walang due diligence documentation ay nangyari na panahon ng pandemic at ginamit para pagkakitaan pa ang hirap na hirap ng mga mamamayang Pilipino at hirap na hirap ng health sector pati ng ating mga health service providers. Okay, related question from Shet. Namiss ka namin, Shet. Thank you. Hi, ma'am. Good afternoon. Hi, opo. Ano daw? Siya pala yun. Special guest. Oo. Ma'am, hours after na umikot yung mga reactions ng Senator tungkol dito sa statement ni ni Secretary Duque, binawi niya po in a statement and he said that he was unfortunately taken out of context. Oh. And he maintained that the instruction was given by the President to speed up the procurement of pandemic medical supplies, ma'am. What can you say about this, ma'am? Wow, it was good while it lasted, no? Bumilib na sana ako kay former Sec Duque. Well, kung ngayon sinasabi nilang he was taken out of context, unfortunately, that's the oldest excuse in the book para sa lahat sa amin na nagtatrabaho sa public sphere. Kung yan ang sinasabi niya na pina-accelerate lang ni Duterte yung pag-procure, in a way, we're back to square one dun sa kanyang posibleng pagiging importanteng resource person para makumpleto na talaga yung investigasyong iyon. If he now refuses to be part of finding the whole truth, it's really his loss. Mostly, it's the loss of the Philippines, no? At tayong mga Pilipino. Pero, di magpupursige pa rin yung mga puspusang nag-iimbestiga dyan. Pero, loss kay dating Secretary Duque na hindi siya magiging bahagi nun. Ma'am, kanina, former Senator Gordon was in a news forum and he said that itong 12 billion about the formally is just the tip of the iceberg at marami pa na allegedly overpriced deals like yung computer system daw na pre-procured during that time. Given your commitment to pursue this case, do you see the need for the Senate to reopen the investigation since during the previous Senate you said that dahil nga po hindi na-approve yung chairman's report, no? You see the need to reopen this so that the public would know what really happened in full. Do you still see this need? Matagal na namin gusto sana. Naghihintay lang talaga kami ng tinatawag na new matter. Bagong resource person or whistleblower, bagong ebidensya. Si former Sec Duque na sana yon eh, kung sakali, di ba? Eh kaya lang, just a few hours later, binawi pa nila. Pero yon, habang naghihintay pa rin ang Senado ng isang new matter, nagpapatuloy naman yung iba pang mga government at constitutional bodies sa kanilang trabaho. Gaano mang katagal, nananalig ako, malalaman pa rin natin ang katotohanan at masisingil pa rin ang accountability ng lahat ng gumawa ng pera dyan. One last point, masisingil lahat including the former president?
Well, kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer, siya ay kasabwat sa mga ganyang kaduda-dudang procurement, kung siya ay kasabwat sa mga overpricing, then magiging tungkulin namin na singilin din ang kaniyang accountability. Ma'am, last two issues na lang po. Una, dun sa divorce bill, nagkaroon ng survey, parang closed fight yung mga pro at saka anti-divorce bill. And according to Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada, hindi ito priority ng leadership at parang sinasabi niya na dadaan sa butas ng karayom itong panukalang divorce. Would you like to comment on that bilang principal author? Maraming panukalang batas dito sa Senado na kahit hindi prioridad o wala sa LEDAC, ay pumapasa naman, di ba? At yung survey na iyon ay hindi pa naman kompleto. Hindi pa naman map lahat naming dalawang dosenang senador. Kaya sapat na sa akin yung sinabi naman ni SP Cheese na magiging conscience vote ito. So para sa akin, yun lang naman ang hinihingi, lalong-lalo na ng mga divorce advocates organizations. Fair fight lang, kasi ang kakabit ng fair fight na yan ay yung second chance sa pag-ibig, pagtataya, buong family life ulit. At sino ba naman tayo para ipagkait yun? Mm-hmm. And then, pagdating naman sa SOGI bill, sinabi din ni Senate President Chis Escudero na may hirapan din na makapasa unless yung proponent magiging open dun sa ilang mga amendments. Ang mas may chance daw na ma-approve ay yung proposed anti-discrimination bill. Companion measures naman yung dalawang yun eh. Kasi yung tinatawag nilang anti-discrimination bill ay laban sa discrimination sa lahat ng grounds. Mm-hmm. Oo, pero kaya kailangan pa rin ang SOGIESC equality bill dahil particular siya sa well, lahat ng Pilipino pero pangunahin ng isang komunidad laban sa discrimination on the basis of SOGIESC. So may mga particular na proteksyon na kailangan laban sa ganung klaseng diskriminasyon. And matagal naman na akong, at matagal naman na yung community handang magbigay ng amendments eh. Sinabi ko na rin yun sa mga kasama sa Senado nung nakaraang kongreso pa. Kaya nga, i-report out na sa plenaryo para pag natapos na yung period of interpellation, pwede na kaming dumako sa period of amendments kung saan gagawin ko of record. Yung marami-raming mga amyenda na handa nang gawin ng community kaugnay ng academic freedom, kaugnay ng parental authority, at ilan pa yung napaka-explicit na hindi pa kasama sa SOGIESC equality bill yung same-sex marriage. Hindi yan isa sa mga government licenses. Anyway, hindi naman lisensya ang marriage license, di ba? Or hindi siya government license. So kung amyenda lang ang gusto ng mga kasama, game! Paabutin na natin sa period of amendments. Mm-hmm. May commitment na ba si bagong majority leader, ma'am? Well, kinausap ko si majority leader. Sabi ko, ilabas na sana sa Committee on Rules para makausad na sa legislative process. At sabi naman niya, ang tagal na pala, kasi Disyembre 2022 pa, ang tagal na pala, sige, hahanapin ko yan. So umaasa ako sa kanilang pag-review doon sa legislative status ng committee report, kung saan 18 ang nakapirma. 3/4 ng mga miyembro ng Senado ay nakapirma. So patunay na hindi iyan divisive o pampagulo lang. Yan po ay nakabuo ng 3/4 unity ng Senado. At yan po ay magdadala, magbibigay daan sa kapanatagan ng loob sa marami-raming mga couples at pamilya. Oh, ninyo? Ma'am, can we get your reaction po dun sa pagbaba ng taripa sa bigas? Pagbaba ng taripa sa bigas. Ay, matinding pinag-aaralan po namin yan dahil sobrang concerned yung aming mga partner na samahan ng mga magsasaka, iba pang rural sectors, kahit po yung mga nagsusupply
ng bigas sa ating mga talipapa, palengke, supermarket, tutol po talaga sila sa pagbaba ng taripa. Dahil nga naman, bakit ibababa ang taripa kung gusto nating bigyan ng higit na proteksyon at suporta yung ating mga domestic na producers, kung gusto nating suportahan yung ating mga magsasaka, lalo na mga magsasaka sa palay. Ano po? At kung yan naman ay covered na rin ng isang kasalukuyang batas, no? Yung rice tarification law. Lahat po ng mga agricultural na bansa ay gumagamit ng reasonableng taripa para nga suportahan yung domestic producers at makapataw ng tamang taripa sa kung ano ang itatakdang kinakailangan at yun lamang kinakailangang mga imports. So ma'am, kapag ba nag-resume yung session, kino-consider niyo mag-file ng proposal para i-correct itong ginawa ng executive? Kasi ngayon pala, may karapatan ang presidente na ibaba yung taripa habang naka-recess yung session. So pwede ka lang kayo lang umaction kapag nag-resume yung session. So pinag-aaralan po namin kung anong magiging legislative action namin doon. Kung yan ay paano kalang batas ba yan? Yan ba ay resolution para mag-imbestiga? Sigurado magiging active ako ulit at ang buong minority, kasama si Senate Minority Leader Coco Pimentel pagdating din ng budget debates, pati kaugnay ng Department of Agriculture. So ngayon, inaasahan ma'am, babaha yung mga imported rice and other agri-products sa ginawa ng Malacanang? Eh, yun na nga yung kinatatakutan ng aming mga partners na tutol dito sa pagbaba ng taripa. Mm-hmm. With that, maraming salamat kay Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, and thank you sa PROS, headed by Glenda, and of course, to Louie, ang Media Relations Officer ni Senator Risa Hontiveros.